Yan, mga mamit daddy, nakauwi na tayo, tapos na tayo magbayad ng utang. Yan, pag mga ganyan ang sasalubong sa'yo, nakakaganda pa rin kahit gabi na. Quality, quality, napakalalambing ng mga bata na yan. Tapos umakyat tayo agad sa taas at sabi nga binaba natin yung mga deding na iwan para mahugasan ngayong hapon. And then kung narinig nyo kanina, sabi ni Bella, daddy promise huwag ka nang lalabas. So hindi tayo lalabas. Kaya naman tumingin na tayo ng pagkain sa rep. Kung anong meron lang, uulamin nila ngayon yan. So meron nga ditong manok at saka meron pa akong isda. Favorite na favorite ko tong isda nito. Ito yung Blue Marlin, malasugi sa Tagalog kung tawagin dito sa amin. And then syempre may breading tayong tira, yung ginamit natin kanina sa liempo. Di ilalagay na lang natin ito sa manok. Kaso yung manok iesta, matigas pa siya, ilalaga ko na lang para at least maluto na rin. And then lagyan natin ng breading. Tapos ito ipiprito na natin. Tapos isusunod na natin yung isda natin. Tapos meron nga palang margarine. Ang ginawa ko is nilagyan ko na rin, kahit huli na inihagis ko na rin dun sa kawali para at least masarap-sarap yung manok nila at saka yung isda pag pinrito. Ayan, luto na, sinandukan na natin yung mga manokan sa kanila at saka syempre itong bagong saing natin kanin. Ang magpapakain nga pala sa kanila is si Ate Maricar nila kasi medyo takot-takot sila doon. At lalagyan muna natin ng seasoning kasi favorite ng dalawang bata yan. At tayo naman syempre sasandok tayo ng tinola natin tapos susubo na tayo. Yan, syempre titikman natin yung tinola natin unang higop ng sabaw kahit alam na natin ang lasa niyan kasi ulam natin kaninang tanghali yan. Hindi naman tayo ganong kayaman para mag-iba-iba pa ng ulam ng umaga, gabi. Pwede tayo magdagdag pero hindi tayo magbabawas ng ulam. So yun na rin na nagiging ulam ng mga kasama namin sa Hanap Buhay paggabi. Kung ano yung ulam mostly sa tanghali, yun na rin ang ulam nila paggabi. Nadadagdagan lang yan kung may papabili o merong nakurso na dahang lutuin. So syempre tinikman natin yung isda natin, quality quality, lalo na yung mga gatel. At ito nga habang kumakain tayo, dumating yung tindera nila ate, binigay yung print na family picture namin kasi may assignment yata si Eddie. So hindi pa kasi ako nakakabili ng printer, kaya ayun, pagkatapos dumaan nga pala dito, bumili na rin talaga ako ng printer sa Lazada. Nagpa-deliver na lang ako. Shoutout kay Dustin Ken Payuna na nagprint nung assignment ni Ellie. Thank you, malaking bagay talaga. Ito nga mga mamit daddy, napangako ko sa mga bata yung magkukok sila pagkatapos nilang kumain. Kaya ayan, nagkook na sila tapos pagkatapos niya natulog na kami. See you tomorrow. Yan, kinabukasan maaga pa rin tayong bumangon. Nagbababa na ng pitch yung ating mga kasama sa Hanap Buhay doon. Binaba lang natin tong dede para mahugasan na ni Ate Car. Tapos syempre nilabas na rin natin yung uulamin ng mga bata. Si Ate Car na magluluto niya, siya na rin magpapaligo sa mga bata. Siya na rin ang maghuhugas ng dede kasi magbabantay tayo ng tindahan. Pero bago tayo pumunta ng tindahan, naalala nyo yung pinadala sa ating family picture kagabi? Yan, pumili ako. Tapos syempre gagawin natin yung assignment ni Ellie. Ganto rin ba kayo kung kailan na ipapasa na sakalang gagawin? Naalala ko nung high school ako, ganyan ako. Minsan nga sa school ko na ginagawa yung mga assignment ko. So ayan, gupit-gupitin lang natin kasi ididikit daw natin yan sa libro niya. At dahil mga mamit daddy, wala tayong paste o pandikit, kumuha na lang tayo ng bahaw na kanin. Yun na lang ang gagamitin natin pandikit sa libro ni Ellie. At ito nga, panoorin nyo yung sinulat ng bata, paano niya dinescribe yung pamilya namin. Yeah, nakalagay dyan, my family is happy and then my daddy work so hard. Kaya naman na hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa, medyo maluluha pa tayo. Umalis na agad tayo at nagpunta na tayo agad sa tindahan at papatunayan natin yung sinabi ng bata na yung daddy niya nagtatrabaho para maibigay yung mga pangangailangan nila, which is hindi po natin na yaan o utang na loob ng mga anak natin. Yan po ay obligasyon bilang isang ama, bilang isang asawa. Kaya po kailangan nating magsipag at kailangan nating kumayod. Sabi nga nila laban lang para sa pamilya. At ito na nga mga mamit daddy, dumating na tayo sa tindahan, nagbababa na sila ng pids. Yan, napakasisipag ng mga kasama natin sa Hanap Buhay. Wala kasi magbabantay, kaya yan, maaga tayo dito, tayo ang magbabantay nito at bahala na si Ate Car sa mga bata. Shoutout nga pala dito kila John Rex, kay Laki at sa kay Liit, yan, Kambal yan. Sila lang ang magbababa ng pids natin kasi konti lang naman yan, 280 bags lang yan. 3 piso ang isa, so at least kahit papano may tag to 280 na sila dyan.
At ito na nga, nung sumikat yung araw, nagkape lang tayo, pakape-kape, tapos pinapanood na natin yung mga bata dito sa CCTV. Tinitingnan natin kung ano nang ginagawa nila, kung napakain ba sila ng maayos. Pero confident naman ako dun sa kasama namin kay Ate Car, magagampanan niya na maayos yung mga bilin at saka yung mga gawain para sa mga bata. Ibang klase na rin talaga ang technology ngayon. Kahit malayo ka, kahit nasaan ka, katulad nitong CCTV camera, at least napapanood mo kung anong ginagawa ng mga anak mo. Nagiging kampante ka at hindi ka na masyadong nag-aalas sa kanila. Yan, maya-maya nga, may dumating na namang kaibigan natin. Shoutout sa'yo, Junjun Matira. May dala-dala na namang lansones. Hindi ko alam ba't sobrang dami nagbibigay sa akin ng lansones at rambutan. Salamat po sa inyo, na-appreciate namin lahat ng binibigay nyo. Pero sobrang sakit na po ng katawan ko dahil napakataas po sa uric acid niyan. Pero thank you at kahit yung mga boy natin o yung mga kasama natin sa anak buhay, pinapatigim po natin ang mga binibigay nyo. At ito pa nga ang isa, dumating pa si Kuya Joel, pinapakayaw niya daw yung ilang puno ng rambutan doon. Grasya na naman ito, may dala-dala pa rin rambutan, grabe talaga. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa laging pag-alala sa amin. At syempre yan, ipamimigay din natin sa mga kasamahan natin. Sa mga kapitbahay natin nagtitinda dito, pinamimigay din natin yan. At syempre, dumating rin yung kaibigan ko. Walang iba kung hindi si Mr. Eric Matira o kilalang Buboy. Yan, pinagyabang sa akin yung bagong bili niya na kwintas. So, ang ganda, Japan Gold daw yan. 47,300 pesos po yan. Yan po ang napanalunan niya sa sabong. Sobrang galing po maghanda ng sabong yan. Yan mga mamit daddy, dumating na yung mga bata. Siyempre hubaran natin ang mga uniform yan. Pero ito si Ellie, mamaya kasi may pasok pa yan. Kakain lang dito yan. Tapos mamaya yung one, iahatid uli sa school yan. So si Bella, diretso bis na yan. Kasi half day lang talaga ang pasok niya. At dahil hindi nga tayo nakapagluto, bumili lang tayo mga mamit daddy ng breaded pork chop. Tapos seasoning uli, ilalagay natin. Tapos si Ate Karna magpapakain sa kanila. At siyempre tayo, bumili rin tayo ng chicken barbecue kina Tita Mape. Yun yung lunch natin ngayon. At syempre kinahapunan dumating na yung maganda nating asawa. Ayan o, syempre buhay na naman ang mga ugat natin sa katawan. Syempre kinikilig tayo. Mawawala na yung pag-aalala natin kasi ayaw na ayaw talaga nating nalalayo sa atin yan. Gusto natin lagi nating katabi ang asawa natin, syempre. At thank you pa rin dahil nagawa nila yung mga dapat gawin nung lumuwas sila. Nakapili na siya ng damit niya, tapos nakapamili pa sila ng mga paninda namin dun sa kabila naming tindahan. Thank you for watching mga mommy, daddy. Thank you. Bye. Hanggang dito na lang.